tingnan mo, the eye bugs, the rashes, I mean, like ngayon nga, nag-subside na, pero itong sa ilong natin, medyo masakit pa siya, guys. Actually, ngayon, medyo okay-okay na siya kasi nag-apply ako ng cold compress, pero this is our reality. As promised, guys, I told you that I will bring you along with me. It's like a roller coaster of emotions. First time kong makakita na gantong influx ng pasyente. Let me introduce myself first. If you're new here to my channel or kung matagal ka nang nakasubscribe dito sa channel ko, my name is Michael. I'm an OFW nurse based here in United Arab Emirates or sa gitnang silangan. COVID nurse, basically. I'm a COVID nurse. It's completely overwhelming, especially if you're really not a trained ICU nurse. Katulad nga sabi ko sa vlog ko before, I'm a ward nurse, and yung trabaho namin sa ward, it's completely different. When you say ward nurse kasi guys, basically yung mga pasyente nyo dyan, it's either stable or not. If the patient is not stable, then basically the patient will be shifted directly to ICU for further monitoring or for closer observation. Yun yung nangyayari sa facility namin, and I've gotten used to that for 6 years kasi 6 years na ako nag-render ng service doon sa facility kung saan ako nagtatrabaho. And when you get used to a certain kind of routine, basically, hindi ka naman nagiging complacent, but that's how your body and mind is used to already. And when you're taken out of that bubble and nilagay ka sa isang situation na completely different, ang hirap. It's really hard. Ako lang naman to, I don't want to speak in behalf of the other nurses, but you really have to be trained for months and months and months. I understand kasi we are in a crisis. Pandemic, guys. Eh. We are in a pandemic. Akala ko yung na-experience ko 2 weeks ago doon sa Dubai, kung saan ako train for about 2 weeks ICU. I feel like, akala ko, mahirap na siya. But guys, this hospital where I'm like really in right now, it's like really a battleground for COVID. Sobra. Dalhin ko muna kayo sa day 1 kung paano nag-umpisa tong journey ko as a COVID nurse dito sa Rasel Kaima. Day 1 namin is orientation lang. Pumunta kami dun sa hospital, mga 6:45 ata yun kasi yung start ng shift namin mga 7 o'clock. 7 a.m. in the morning kasi morning shift kami that time. I was really crossing my fingers na sana ilagay lang ako sa PUI ward. PUI is like patient under investigation for COVID, or may COVID na sila pero stable sila, guys. Mga naka-high flow oxygen lang sila or mga ganun lang, guys. Ambulatory. Hindi sila basically life-threatening. Mga COVID patients na stable. But I was really also expecting for the worst kasi nga itong COVID hospital na to, guys, they are really known for admitting intubated patients. So, I was already, you know what, preparing myself na baka ilagay ako sa ICU nila. Then after ng orientation namin, ayun na nga, doon na namin nalaman kung saan kami lalagay. And unfortunately, ayoko mang sabihin unfortunately, pero you know what, I just have to keep a positive mindset. Pagpasok pa lang namin dun sa hallway, alam mo yung nararamdaman mo na na iba yung aura ng environment, like lahat ng tao seryoso. Ganun kasi guys sa ICU, lahat talaga ng tao, they don't mean to be snob. Hindi talaga snobbish yung mga tao dyan. They are just really focused on what they are doing. Unfortunately, you know what, ICU nurses are known for being laging nakasimangot, yung tipong parang laging galit, but you know what? I've really gotten to know my seniors and other ICU nurses for the past couple of weeks na ganun lang talaga sila, guys, kasi sobrang focus sila. And what you want for your patient is just the best. Yung attention mo talaga dapat talagang sa pasyente, because anytime, in a split second, pwedeng bumaliktad yung status ng pasyente mo, at the next thing you know, nag-CPR ka na. CPR is like, you know, cardiopulmonary resuscitation. Yun yung ginagawa namin or ng mga healthcare providers kapag yung pasyente mo is nag-deteriorate, wala ng pulso, hindi na humihinga. Basically, kailangan talaga ng attention mo. Monitoring, observation. Kapag aalis ka, iihi ka, sasabihin mo dun sa next, sa kasamahan mo, uy, tingnan mo naman yung pasyente ko, I'll be back in a few minutes. Minsan nga, hindi na umiihi yung mga nurses. Further, walking down the aisle, I can already feel talaga yung parang feel mo wet market. Ang daming mga nurses, guys. Dun na talaga ako na-overwhelm kasi there were 12 cubicles dun sa pinakadulo, guys. And in one cubicle, there are like 6 patients. And ang dami kong, alam mo yung mga machines na nagtutunog na, yung ventilator machines, guys. Doon na talaga ako na pa. Alam mo yung puso ko biglang, oh my God, ito na yun. Ito na to. Ito na talaga yung pinakang gera na pupuntahan mo.
na-overwhelm ako. I'm not gonna lie. I was actually, parang gusto kong tumakbo. Nung nandun na ako sa moment na yun, parang gusto kong naglalakad kami. Yung first window, I was like, second window, third, fourth. As we were walking from window one, alam mo yung tipong sabi ko sa sarili ko na, sa isip ko lang to ah, sabi ko, oh my God, kill, Michael, kill. Alam mo yung kinakausap ko yung sarili ko na, oh my God. Yung 2 weeks na training ko sa Dubai, parang sinasabi ko, sapat ba siya? Sapat ba? Oh my God, sapat ba? Sapat ba? Alam mo yun, bawat window na natatapat ako, sabi ko, sapat ba? Sapat ba, Michael? Sapat ba? Sobra akong ano, alam mo yun, yung puso ko, it's too overwhelmed. Alam mo yun, takot ka, na ang daming emotion na parang gusto mo na lang tumakbo. Parang lumubog na yung parang kang pinalo na hindi ko ma-explain. Parang sabi ko, sapat ba yung 2 weeks? Sapat ba? Pero alam mo yung pumasok lang sa isip ko kasi nakikita ko yung mga pasyente. Most of the patients are 45, 35. Mga ganun yung mga pasyente ko. So, parang sinasabi mo sarili mo na, hindi, kailangan ka nito, kailangan ka nila. Kailangan nilang maging magaling ka. Ito mga pasyente na ito, nakadepende sa amin. So, kailangan ko maging magaling. So, iniisip ko that time, gusto kong matapos tong orientation na to at bumalik dun sa, dito nga sa hotel. Alam mo yung gusto ko agad hilain yung laptop ko. Mag-research, mag-aral. Talagang lahat ng mga gusto kong information na kailangan kong makuha. Lahat ng mga hindi ko alam, kailangan ko agad ipasok dito kasi gusto kong gumaling, gusto kong magaling, gusto kong mabigay yung best ko. Yun lang, alam mo yung gusto kong nakadepende yung buhay nila sa'yo and they expect you to do your best, to do your part. So, yun yung pinaka tumatak lang sa akin na hindi ako pwedeng tumakbo. Kailangan kong gawin yung best ko, hindi sapat yung nag-duty ka lang, matapos lang yung shift mo. So ayun, pagkatapos nung shift, bumalik ako dito sa hotel. Kumain ako. Actually, nag-shower muna ako kasi I feel like I'm so dirty. Alam mo yung pagpasok mo dun, lahat sila naka-PPE. And you feel like the environment, even though naka-negative pressure dun, you feel like you're still, ang daming virus na nakakabit sa'yo. You feel like as though ganun yung hindi ko na malaya, nakatulog na pala ako ng 6 hours. Then, mga 2 o'clock ata ako nagising nun. And even though I've slept for straight 6 hours, I still feel as though sobrang physically, parang rested na ako. But mentally, parang na-drain yung utak ko. I'm not gonna lie. Parang feel ko, yun yung first day. Second day, I was actually night shift. First night shift ko dito sa COVID hospital. When I received the patient that was assigned to me, the patient was already critically ill. Sabi ko, oh my God, itong shift na to, kasi 12-hour shift nga tayo, sabi ko, this is going to be a busy shift for me. And hindi nga ako nagkamali. It was really busy. Lahat ng kinatatakutan ko, nangyari. I was able to function, don't get me wrong. I was able to function properly kasi nandiyan may mga seniors naman ako. They are all guiding me. So, thank you. Thank you guys for... I know, I'm sure you guys will not be watching this, but thank you. It was a bloody, bloody, bloody shift for me. I don't have any clue whether he survived because in my shift, he was already like 50-50. I was still able to endorse him to the next shift, but he was also... You know what? Unfortunately, he was not really hemodynamically stable. Bukas, I'll be returning back to work after 2 days off. Crossing my fingers, hopefully, that patient survives. Even though the science dictates na poor na yung prognosis niya and there's like really a slim chance for him to get better, you're really hoping for the best eh. Alam mo yun, even though we believe in science, we also believe in higher power na si Lord nandiyan. Kung ano mang religion na meron ka, alam mo yun, Muslim man yan, Kristiyano, we all believe in something eh. And once you have faith in something, that really moves mountains. It really makes things impossible, possible eh. Learning is a continuous process. You really have to read. Just because, naalala ko yung sinabi nung professor ko when I was in college, just because you graduate from
from college or from high school, the learning stops there. No, it's a continuous process. For you to evolve as a person, you constantly have to read, to basically update yourself. Kasi baka yung information na alam mo before, hindi na yan yung fina-follow or yan, hindi na yan yung trend. You really have to go with what is in right now. You know, technology is like advancing. You have to advance with the world. Hindi lang yung basta stuck ka lang sa past. You have to, everything is like, so ayun, ang dami kong sinasabi ba? Ang dami ko bang nasabi? Okay, parang feel ko ang dami ko na nasabi. So as promised, tayo ay magro-room tour. I-tour ko muna kayo dito sa accommodation kung saan kami nagsistay ni Mark. Yes nga pala guys, kasama ko si Mark. So ayun, ito yung pintuan namin. Yan, dito kami pumapasok, obviously. Then besides sa pintuan is yung cabinet namin ni Mark. So dito guys, yung cabinet namin ni Mark. And dito namin ilalagay yung mga uniform namin. Ang ganda, diba? Pag binuksan mo, nagkakailaw siya, ayaw. Ayan, ito yung romper namin kung saan namin nilalagay yung mga dirty clothes namin na galing from work and yung shoes namin. Nakikita nyo ba? Okay. Then move naman tayo sa pantry area. So sa pantry area naman natin, nakikita nyo ba? Meron kaming electric kettle dito. Then dito din nakalagay yung mga ano namin, mga tea, coffee, sugar, then mga disposable utensils. Then sa taas guys, dito nakalagay yung ano namin, yung mga fruits namin, vitamins. Ito actually yung vitamins na iniinom ko. Vitamin C tablet siya na nilalagay mo sa tubig tapos nagde-dissolve siya, then iinumin mo. Ganun. Si Mark, yung iniinom niya is itong capsule. Ayan, ito yung kay Mark. Then yung sa akin is itong ano, Dermabrite. So ayan, ito yung toilet namin. Pagpasensyahan nyo na, medyo gamit na gamit na siya. On this side is yung aming shower. Then on this side, yung aming mga toiletries. Ayan, dyan nakalagay yung aming mga toiletries, mga facial wash, perfume, deodorant, may mouthwash, and you know, lotion, a lot of stuff. So ayan guys, ito ang aming bedroom area. Dalawang beds namin. Dito natutulog si Mark. Then doon naman ako natutulog sa kabila, malapit sa may window. Meron kaming office table dito. Ito yung laptop na ginagamit natin for our research and stuff. Very important. So ayan, ito ang aking best friend for this whole journey, ang ating laptop. Then ayan, mga cables and stuff, cellphone, a lot. Meron kaming lampshade dito na hindi naman gumagana. So ayan. Then on this side, what? Nahulog pa siya. Ayan, sorry na. Nahulog pa. Nahulog pa, wait lang. So ayan, chillax. Hello, good evening sir. I'm calling from 1201. Yeah, I would just like to order for dinner. Okay, so I'll just have the international. Okay, one sir? Yeah, one only. Yeah, I'm sorry. Like how many minutes? Okay, thank you. Okay, so ganun lang. Yun ang ginagawa namin ni Mark every day kapag mag-order kami ng food for breakfast man yan, for lunch, for dinner, tatawag lang kami dun sa room service. Then, within 15 to 20 minutes, ipoprovide na nila. Pero kami kailangan bumaba dun sa baba. Hindi kami pwedeng kumain dun sa kitchen nila kasi nga nagkatrabaho tayo sa COVID hospital. So, they want to minimize yung exposure kasi they consider us as infected, guys. Alam mo yun? Pero okay na din naman yung para precautionary measure. No hard feelings. They just want to protect everybody. So, dito kami kumakain sa room ni Mark. So ayun. Okay guys, ipakita ko lang sa inyo yung pinapanood ko pa kanina pa. This is the CRRT Explained. When you say CRRT guys, it's a continuous renal replacement therapy. You do this for patients who have kidney problems guys. It's like a form of dialysis but it puts a lesser stress to the heart. So it's actually really good. Subscribe kayo sa channel ng ICU Advantage. If you're also a nurse like me na bigla na lang natapon sa isang ICU situation, guys, sobrang complicated na mga topics but he makes it actually easier to understand. So, ayun. Ang daming videos na kailangan panoorin pero that's just how it is. Now, other examples of extracorporeal therapies, I'm not going to cover all those, but this one was a really important factor in this because in this study, there was only a 10% survival. Then in 1989, and this single cannula allows both the drainage. Okay guys, so baba na tayo. Kuhanin na natin yung food because it's already 20 minutes since we last called. So ready na daw yung food natin. Wait lang yung keycard natin. So ayan yung keycard for the door. Bawal ata mag-camera guys. So iwan ko na lang kayo dito. Okay, mamaya na lang. Wait lang. Bumubulong. Okay, wait lang. Nakuha ko na yung dinner natin. Yeah, kain tayo. So wait lang. Patungko lang kayo.
dito. For tonight's dinner, guys, we're having chicken, white rice, tapos itong ano, greens. Ito, hindi ko alam kung ano to, mashed potato siguro. Bread, tapos meron tayong sauce dito, then may lumpiang Shanghai. Okay, let's go. Okay, so let's go. Wait, pakita ko sa inyo kung saan ko ipin natong dyan, guys. Oh. Very, very brave. So, tara na. Tayo ay magplansya na para pagkatapos, matutulog na kasi nahabol ko talaga yung 7 hours of sleep para tayo ay malakas for tomorrow's war again. So, mamili lang tayo ng ating uniform. Dito. Tapos na, guys. This is going to be the fourth lesson in this series on CRT Explained. And in this lesson, we're going to be discussing the different modes or types of therapy that we can offer with CRT. Now, as well as when we go through and talk about these different or take away or do some different combination of other things in order to achieve the different principles that we talked about from that last lesson. It's already 10 o'clock in the evening, 10:30 to be exact. Matutulog na po tayo, guys, para katulad ng sabi ko, meron tayong lakas for tomorrow's battle. Kasi battle talaga, guys, battleground. If you are a frontliner out there like me na talagang basically nanghanga pa, don't worry, hindi ka nag-iisa. Just do your best as long as your heart is in the right place to serve the people. Alam mo yun, yung the oath that we took na basically caring for our patient, guys. So, ayun lang. Malalampasan natin to. And if you really love what you do, kahit gano'n pa kahirap yan, you're going to get out of it na stronger. Sabi nga nung kanta ni Kelly Clarkson, what doesn't kill you makes you stronger. As always, stay safe. Follow all the guidelines, instructions by the CDC and WHO kahit meron ka ng vaccine, guys. Ano pa rin, careful tayo kasi ang hirap magkasakit sa panahon na to, okay? Yeah, good night. Bye.